ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Puri ng Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatiling magpakailanman. Ang kaniyang kapurihay manatiling magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat at sumaiyo rin sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad na sa pang-apat na linggo po tayo sa panahon ng Kwaresma. Nakakulay ang suot ko po ay kulay rosas. May mga rosas din tayo sa dambana. Ito'y kulay ng kagalakan sa ating ebanghelyo, ang talinhaga ng alibughang anak. Sa Ingles, Parable of the Prodigal Son. Masaya tayo sapagkat meron tayong mawain at mapagpatawad na Diyos na hinihintay na bumalik tayo sa Kanya, tayong mga makasalanan. Kaisa din natin ang Santo Papa, Papa Francisco, itinalaga niya at tayo rin nagkonsagra po tayo ng Russia at Ukraine sa kalinis-linisang puso ni Maria. Ipagdasal po natin ang kapayapaan sa buong daigdig. At gayon din, nangako po ako, yung mga petisyon po ninyo, mga intensyon po ninyo, mga kahilingan po nang galing pa sa iba't ibang dako, mga malalayang lalawigan ng bansa, at gayon din sa iba't ibang panig ng mundo, inilalahad po natin sa ating butihing Panginoon ngayong Eukaristiya. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue.
Nung mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin nyo sa Ehipto. Samantalang nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Paskwa nung hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing yaon. Sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing yun, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy, aking laging pupurihin sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
sa kanya. Ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Napupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ng mga pariseo at mga eskriba. Ang sabi nila, ang tao ito'y nakikisalumuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang kalinhagang ito. Isang tao ay may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay sa lahat ng di wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan sa lupaing iyon. Siya'y pinumpunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sanya niyang punan ang kanyang ang pagkain kahit ng bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, sinabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lang ninyo ako bilang inyong isa sa inyong alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawa na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga lila. Madali! Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Sutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang aking anak kong ito. Ngunit muling nabuhay. Nawala. Ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga lila at tinanong, bakit ano? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon nila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siya ng buhay at walang sakit. Naggalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon. Kailan may hindi niyo ako, di ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi niyo ako binigyan na kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nung dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, pinagpatay niyo ang pinatabang kuya. Sumagot ang ama, Anak,
Lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay, nawala at nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Amang, ibig tayong magbalikan, tayo'y kanyang hagkan. Amang, ibig tayong magbalikan, tayo'y kanyang hagkan. Ngayong ika-apat na linggo ng Kwaresma, linggo ng kagalakan, gulay rosas ang aking suot. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. May dalawang anak dito, manay kinuha ng bunso. Nilustay ito sa bisyo. Natapon sa mga baboy. Babalik ako sa ama. Siya'y sinalubong ng ama. May piging sa pagbabalik. Tumutol ang panganay niya. Siya'y namatay, ngayon'y buhay, nawala at nasumpungan. Inawit ko po sa tonong pasyon, tonong pabasa, ang palagian nating naririnig. Panibaguhin natin ang diwa ng talinhaga ng alibughang anak, sa Ingles, parable of the prodigal son. Rosas, may rosas pa tayo sa dambana, kulay rosas sa suot ko. Maligaya tayo, masaya tayo, nagdiriwang tayo. Ano ang selebrasyon? Sapagkat may Diyos, may Panginoon na mawain. Tayong makupad. Tayong dapat sa impyerno. Ay nakabalik sa Kanya. Handa, bukas, sasalubungin tayo sa kaharian. Tayong pasaway, makasalanan, at di karapat dapat sa Kanya. Pinagpala tayo. Sapagkat may Diyos natatanggap sa atin. Alam ba natin, sapagkat alam ko, ilang beses natin ito narinig, pero sa gitna ng ating karanasan ng, di ba, may magulang, papaluin kita. Hahampasin pa tayo, sisipain pa tayo, susuntong dapat yan reaction. Masaya tayo, mga kasama. Ito pinagdiriwang natin, ang kabaitan ng Diyos. Tumutula po ako, may mga malalalim na Tagalog po ako na ginagamit. Sapagkat may tatlong tauhan dito, yung napakabait at mapagpatawad at mapasensyosong ama. At yung dalawang anak, yung bunso, bisyo, good time. Pero sa dulo, bumalik. Yung panganay, tapat. Pero kulang sa pagpapasensya sa mga nagkakamali. Sino tayo sa tatlong karakter nito? May tatlo kong malalim na Tagalog. Aliwalas, puro ali. Aliwalas,
alibugha, alimura. Yung mabait na tatay, tingnan natin ang action niya. Matanda na yon, ha? Meron na mga arthritis na yon. Sa malayo pa lamang nagmamasid na siya. At nung nakita, sapagkat sa malayo pa lang alam niya kung anino yung forma, yung lakad ng kanyang anak, siya pa'y tumakbo. Siya pa'y sumalubong. Siya pa'y pumunta. At halos siguro siya madapa. Yung katawan niya, kulang sa enerhiya, pero yung kanyang kalooban, ang kanyang diwa, gusto niyang yakapin. Yakap! Yan ang pagdiriwang natin. Yakap ng pag-ibig. At halik, haggan. Kaya yung kataga natin, haggan. Hahalikan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Yan ang rason kung bakit tayo nagdiriwang. Iugnay ko yung unang pagbasa, aklat ni Josue, ang sabi dito, tinanggal ang kahiyan ng pagkaalipin. Sabi sa unang pagbasa, sapagkat ang sinabi ng anak, hindi po ko, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, huwag niyo na ako ituring na anak. Ituring nyo na lang akong alipin. Ay, hindi, hindi, hindi. Tinanggal ang kahiyan ng pagkaalipin, ang utusan. Imbis, tinawag ang sangalina, suotan siya ng pinakamagandang damit. Ibalik ang singsing sa kanyang daliri. Suotan ang paa ng panyapak. Yung pinatabangguya natin, patayin. Magdiwang tayo. Magsaya tayo. Bakit aliwalas? Sapagkat ang aliwalas, klaro, maliwanag, malinaw ang lahat. May serenidad. Kalmado. Ito ang magulang na isinasaisip ang kapakanan ng anak, mga anak, anuman ang kalagayan nila. Siya'y unang makakaunawa. Siyang unang makakaintindi. Siyang magpapatawad. Siya ang mag-aaruga. Ibibigay niya ang kanyang sarili. Malinaw. Maaliwalas. May espasyo. O di ba? Hindi madilim. Ah, maaliwalas dito. Yan ang pananaw, paningin ng tatay, ng magulang sa kanyang dalawang anak na kailangan magkasundo. Yung pangalawa, yung bunso muna, alibugha, kabisado natin to. Ang alibughang anak. Ano ba yung usong bisyo ngayon? Sabong. Ayan. Ay, gumalaw na yung mga katawan nyo. Nilustay, inubos, nawala lahat, ha? Nagkasira-sira. Ha? Ayan. Ayan. Nakita ko na sa mukha ninyo. Sa reaction pa natin, winaldas, nilustay, inaksaya, tinapon. Anong description sa una? Sa di wastong pamumuhay. Di wastong pamumuhay. Alam na natin yun. Tinapon. Ngunit, natauhan siya sapagkat ibigay ko na yung pangalawang pagbasa, pangalawang Korinto. Makipagkasundo sa Diyos. Babalik ako sa aking ama. Kasi doon, makakakain ako. Kung sa iba, mamamatay ako sa gutom. Praktikal lamang siya. Ito ang anak na tinapon ng lahat,
pero sa huli ay nagdesisyon bumalik sa ama. Yung pangatlong anak, yung panganay, ang kataga ko sa kanya ay alimura. Ano yung alimura? Masasakit na salita. Insulto. Ang sabi niya sa ama, eh ni kailan di mo ako pinagbigyan ni bisirong kambing para magsaya kami ng aking mga kaibigan? Tapos yung anak mong yan, yung anak mong yan, galit. Masakit sa ama. Nilustay sa mga masasamang babae. Ha? Pagkarinig nun, ha? Alimura. Alimura. Masakit. Tapat nga. Sumusunod naman. Nandiyan lang, di naman umalis. Pero yung ugali ba ay kulang sa pagpapasensya sa kahinaan ng tao? Sino po tayo dito? Yung ama na mapagbigay aliwalas ang paningin sa lahat. Yung bunsong alibughang anak na nilustay, bisyo, babae, sugal, alak, pero bumalik sa dulo. O yung panganay na anak, alimura, nag-iinsulto, masakit ang pananalita, nakakasakit kung magsalita. Sige po. Tutula na po ko, hagkan. Huwag nang magplastikan. Huwag namang suntukan. Huwag naman putikan. Huwag dugong patakan. Huwag namang tulakan. Huwag namang iyakan. Di apoy bagsakan. Tayo'y sinubukan. Kumpil ay tatakan. Awang malawakan, langit siyang pasukan o katahimikan. Tayo'y isang angkan, tayo'y magbalikan. Diyos na Diyos sa paghalikan, tayo'y kanyang hagkan. Salamat muli. Hagkan. Espelingin natin ang hagkan. H-A-G-K-A-N, hagkan, H, halina, bumalik sa Diyos. Pakiulit po, halina, bumalik sa Diyos. A, amang mawain, pakiulit po. G, galak tuwing nakita ang nawala. Galak tuwing nakita ang nawala. K, kapatid tayo sa isa't isa. A, anak tayong nagkasala. At huling letra po, N, nagsisi tayo sa mga mali. Nagsisi tayo sa mga mali. Sa tulong ni Maria, pati San Jose, tayo po mga makasalanan, tayo po mga mabisyo, tayo po mga pasaway. Magpalikloob tayo. Tayo'y magsisi upang tayo'y makasali, makapasok sa kaharian ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagkalinga at mapagpatawad, kami nagbabalik loob na may galak sa puso sapagkat lubos ang inyong pag-ibig sa tanan. Umaasa kami sa iyong patuloy na pagkalingat, pagkamawain habang kami dumadalangin. Tugon po natin, Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na tanda nawa ang lahat ng kasapi ng simbahan, ng pag-ibig at pagpapatawad mo, Ama, lalong-lalong na sa mga taong tumalikod o nagdududa sa pananampalataya. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Magsumikap nawa ang mga kawanin ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan, pangalagaan ang kalikasan, at ipagtanggol ang karapatang pangtao. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging daanawa ng awa at pag-ibig ng Diyos ang kabataan, lalo na sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at sa mga taong nakararanas ng matinding kalungkutan at pagdurusa. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng bawat isa ang social media upang ipalaganap ang kultura ng pagkakaisa at katotohanan at labanan ang kultura ng galit at kasinungalingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Matagpuan nawa ng mga minamahal naming pumanaw ang kapayapaang walang hanggan sa yakap ng Panginoon. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Ama naming mahabagin, dinggin mo ang dalangin ng iyong bayan at gawin mo kaming marapat na ika'y makapiling alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama namin lumikha para sa paghahaing nagbibigay kagalingan. Kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal. Ang pagdiriwang na ito sa banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mo kami bubuti, isinugo mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog sa pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Minagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang dipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo, mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa inyo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa lupa, ikaw.
Announcement. Ngayong panahon ng Kuwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at mga bagyo. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula Didi na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Sa sarili lamang, walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan
at hintaying banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob ay iyong ikinalulugod at lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, hiniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nilang mga pangakal sa binyang na ikaw ang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. May inyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang gustong pinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka namin. Magsiyo po muna ang lahat at makinig ng mabuti.